Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Invited kami ni Dr. Carlos Benitez. Excuse me lang. Hindi nga nakatiis itong si Moira sa kanyang inuupuan at tumayo ito at lumapit dito kina Lynette at Chang Susan. At dito nagtanong itong si Moira, kina Lynette at Chang Susan, na kung papaano daw sila nakapasok sa hotel na ito. Nagpapapasok na nga daw ng mga hayop ang hotel na ito. At sumagot naman itong si Chang Susan dito nga kay Moira, na may hayop ding nakapasok at walang iba kundi ito nga si Moira. At maya-maya naman ay nabanggit na rin ni Chang Susan na inimbitahan daw sila dito nga ni Dr. Carlos Benitez. At napangiti naman na may pangungutya itong si Moira. At sinabihan itong si Lynette na hobby daw nito ang mangungulikta ng neurosurgeon. Dahil mahilig daw itong kumabit itong si Lynette. Unang-una dito nga kay RJ. At ang kasunod daw itong nga si Carlos Benitez. At hindi naman nakatiis itong si Lynette at sagutin din itong si Moira. At dito naman na sinabihan ni Lynette itong si Moira na ayaw nga daw niya ng gulo at huwag mag-iskandalo. At nang maisilid na nga sa bag ni Chang Susan itong ang red wine na inutos naman ni Moira dito nga kay Nirisa. Agad naman niya na iniwanan itong si Lynette at Chang Susan. At maya-maya naman ay tinawagan naman ni Lynette itong ang si Carlos Benitez upang ipaalam na hindi na lang sila matuloy sa pagdi-dinner dahil nang doon nga daw itong si Moira at dahil busy-busy pa daw itong si Dr. Carlos Benitez dito nga sa A Street dahil sa dami nga daw ng mga pasyente at naintindihan naman daw ito ni Lynette. At ang gusto mangyari ni Dr. Benitez na babawi na lamang daw dito nga kay Lynette. At nang makaalis na nga sila dito sa table ay nagtungo sila sa CR at ipinagtataka nga dito ni Chang Susan na kung bakit bumigat daw ang bag niya at dito nga niya tiningnan at may laman na nga itong red wine. At ipinagtataka niya ito na kung papaano daw napunta roon at tinanong ni Chang Susan itong si Lynette na kung siya nga daw ang naglagay doon at itinanggi naman ito ni Lynette dahil hindi daw niya ito gagawin. At dahil dito agad naman na tumawag itong si Lynette ulit kay Carlos upang ipaalam na inaresto nga daw itong si Chang Susan dahil sa utos nga din dito nga ni Moira at ng management ng hotel dahil nga daw sa pagnanakaw ng alak. At dahil dito ipinagtatanggol naman ni Carlos Benitez itong si Lynette at Chang Susan dito nga kay Moira. At dahil ay asawang-sawa na nga itong si Carlos sa kalupitan dito ni Moira, ay mapipilitan naman ito na isiwalat ni Carlos Benitez ang sekreto na matagal na ngang itinago ni Moira sa kanila. Nararapat lamang daw na malaman na nga ito ni Lynette upang matigil na rin itong si Moira. At ito naman ang ikinatakot ni Moira na malaman ng lahat na itong si Zoe ay walang dugong tanyag at hindi nga ito anak na tunay ni Dr. Tanyag. Dahil ang tunay na ama nito ay walang iba kundi itong si Carlos Benitez. Upang hindi na rin magalit ng husto itong si Lynette dito nga kay Carlos. Kaya nga bumabawi itong si Carlos dito kina Annalyn at Lynette dahil alam niya ang katotohanan na itong si Carlos ang tunay na ama dito ni Zoe. At nang sa ganon ay makabawi man lang siya sa kanyang pagkakasala sa kanila sa lihim ng kanila mga sekreto. Kaya yan pong ating patuloy na pakabangan mamaya mga idol. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap.